Everyone, welcome ulit sa YT channel ko. Ayun, masaya ako ulit na makapag-vlog ulit this week. And masaya rin ako today na mag-share ako sa inyo ng tips, vlog. No? So today, i-share ko sa inyo kung ano yung mga benefits ng pag-journal. So ito nga pala yung journal ko, guys. No? So ito, guys, matagal na to siya sa akin. 3 years or 4 years na to, or mga 5 years, wala pa 5 years. No? So matagal na to siya sa akin since then pa. And ngayon, i-share ko sa inyo ano mo yung matatanggap nyo na benefits kung magsisimula rin kayo magkaroon ng personal journal nyo. So, ngayon, i-share ko yung ngayon dito sa YouTube video ko. Yung una nyong parang good benefits talaga, guys, no, na sa pag-journal is yung reflection. Diba, alam nyo naman kung ano yung reflection. For example, ngayong araw, sinulat mo yung about sa araw mo, ano yung natutunan mo, ano yung nag-gain mo, ano yung mga nangyari na experience, na magandang experiences ngayong araw sa buhay mo. Bale, like, pwede mo yung isulat doon, doon mo lahat isulat yung mga nangyari. Tapos, dadaan yung mga oras, dadaan yung mga taon-taon, napag-isipan mo ulit, natignan ulit yung journal mo. Doon, guys, marirealize mo na how far ka na pala noon dati sa sarili mo. For example, sinusulat mo dito ngayon sa journal mo na may mga failures ka, sinusulat mo mga frustrations mo, mga saan ka nagkulang, tapos babasahin mo yun in the future, parang mababasa mo na, ay, ganun pala ako dati. I'm so proud of myself na nagbago na talaga ako, and hindi na ako yun dati kung sino ako. Ba? Diba? Para mag-reflect ka talaga kung ano mo yung mga nagawa mong mali, mga nagawa mong tama. And next naman, guys, no, is insights. So dito sa insights natin, pwede natin, for example, ilagay natin yung pangalan ng crush natin. Pasabihin natin, Angelica. Tapos, doon mo ilalagay yung feelings mo kay Angelica. This is my crush, Angelica, blah, 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 blah. Tapos, doon, sasabihin mo yung about ano yung insights mo sa kanya, ano ba yung nagustuhan mo sa kanya, bakit mo ba siya gusto, ganun, ganun. Hindi naman siya magagamit sa mga insights mo, sa crush mo. Pwede mo din siyang gamitin, for example, malungkot ka ngayong araw, sabihin mo bakit ka malungkot ngayong araw. Parang doon, 'di ba? Minsan nagkakaroon tayo ng mental health problems. Doon, itong journal na 'to, ito yung parang body natin, pwede nating ma-rely kung during nagfe-face ng mga mental health problems. Si doon, instead na magsalita tayo, pwede rin natin sulatin kung anong nararamdaman natin sa araw na 'yon. Ano yung na-feel natin, ano yung saan tayo nasaktan, ganun. So maganda rin siya, guys, no, kasi doon, instead, kung wala kang tiwala sa mga tao, sa mga kaibigan mo na sabihin yung mga problema mo, ito, pwede mo siyang, pwede mo isulat dito mga problema mo sa buhay, ano yung nangyari sa'yo. So same lang din siya, no, so maganda rin talaga, guys, na may consider din natin yung pagsusulat ng mga mental health natin, mga insights natin. Kasi importante yun, and sobrang nakakatulong yun siya sa mental health. Ano po nga, and advertising muna tayo, no? So, bago tayo mag-proceed ulit, yung mga sinasabi ko dito is based lang din siya sa experiences ko, guys, no, na sa mga nasulat ko na noon, and ano yung mga nangyari, ano ba yung benefits na nakuha ko. So, sinishare ko lang din siya, no, ngayon. And yun. Next one naman, guys, no, is decision making. For example, no, and ito na na-try ko na din to dati, kasi like yung meron akong ginagawang decision sa para sa buhay ko, like hindi ko siya magawa, parang hindi ko rin siya ma-point out talaga sa utak ko kung ano ba talaga yung unahin ko. So instead na gawin ko yung sa utak ko na nag-crumble na, hindi ko na alam tama yung iniisip ko, ginamit ko yung journal ko para magsulat na lang ako doon, no. And maganda din talaga yun, no, sa pag-decision making, na ano yung kailangan mong decision para sa problem na to, ano yung decision dito. Instead na iisipin mo lang yung decision sa problema mo, sinusulat mo siya. In that way, hindi mo siya nakakalimutan rin, and mas nakakatulong siya mag-organize ng mga ideas and thoughts sa utak mo. So, nakakatulong talaga yun siya, guys, no. Hi, guys, ang babalik ako ulit. So, advertisement lang kasi nalobat yung camera. So anyways, balik tayo sa pag-discuss natin. And yung last naman, guys, no, na gusto ko i-share, yung goals. Ayun, so ito yung pinaka-importante sa lahat kung may journal ka. Diba alam naman natin lahat na yung journal is ano yung nangyari sa araw mo, ano yung nangyari ngayong araw, itong oras, anong nangyari.
So, hindi lang din siya ganun, guys, no? So, madami yan siyang purpose na pwede natin gamitin. Hindi lang din sa pagsulat ng mga araw-araw kung ano yung nangyari. Maganda din naman yun. And, syempre, meron pa din dyan na mas maganda pa. Itong goals, guys, no? Itong goals, ito yung mga gusto natin na ma-achieve sa buhay. But, sometimes, nasa dami natin gustong... Ayun. So, hello ulit, everyone. So, nagbabalik ulit tayo sa vlog. And, yun. So, nung kahapon, naubusan ako ng battery and hindi ko rin mahanap yung charger. So, I just stopped. I quit. So, hindi ko bukas ko na lang ituloy ng gabi. So, ngayon, ito na naman tayo, no? So, pag-usapan na natin ulit. Huwag natin patagalan. So, yung next is supposed to be, next na yun is yung mga goals. Kung ano ba yung goals na yan na isusulat natin sa journal. So, yung goals, guys, no? Madami tayong gustong ma-achieve sa buhay. Pero minsan, hindi natin alam kung ano yung mga unahin. Ano yung mga pinaka-necessary talaga na kailangan ma-achieve. Pero ginagawa naman natin yun. Pero ba diba, most of the time, ginagawa natin yun isa utak lang natin. Hindi natin siya sinusulat. So, most probably, hindi din talaga natin alam kung ano talagang gusto natin, ano talagang gusto natin unahin. Ba diba? For example, gusto mo lumaki yung katawan mo, syempre, magkaroon ka ng goals na pupunta ka ng gym araw-araw, mag-workout ka araw-araw. Kung gusto mo maging better yung mental health mo, magsusulat ka ng journals mo araw-araw, di ba? Ito yung mga goals na parang i-organize mo siya, susulatin mo siya sa journal mo. Kung meron kang ganito, no, kung ginagawa mo ito, mas lalong mas mag-improve yung mga goals mo sa buhay when kung alam mo kung ano yung pinaka-necessary na kailangan talagang ma-achieve ngayong araw na ito, kung ano talaga yung ma-achieve, gusto mong ma-achieve sa month na ito. So, bali, ino-organize mo siya. Parang example, gusto mo rin umaman. At the same time, gusto mo rin magpalaki ng katawan. Tapos, gusto mo rin ng mataas na grado. Gusto mo rin ito. So, parang hindi mo alam sa anong unahin mo. So, ikaw mismo nagugulan ka. So, kaya nga tayo, guys, may journal para hindi tayo maguluhan. And yun, guys, huwag niyong kalimutan mag-journal. Saliga, importante talaga ito para sa mental health nyo. And I'm sure na makakatulong talaga ito for the rest of your lives. Ay, example, bata ka pa, nag-journal ka na, no? So, bali, ito yung journal ko, guys, no? Tingnan nyo. Marami na din talaga akong nasulat. Mga kung ano-ano. Kung ano pa yan. Mga goals ko sa buhay, ano yung nangyari, mga ganun. So, masaya ako na i-share tong video sa inyo. Sana huwag niyong palaging kalimutan magdasal, kumain, magsabi ng I love you sa mga magulang niyo. So yun lang, guys. Thank you talaga sa panonood and see you sa another vlog. Bye-bye!